isang mainit na laban nga mga bro para sa Barangay Hinebra versus Magnolia Hotshots at Raymond Aguilar Good News. Yan mga bro, pagkatapos mong ilike ang ating video, mag-subscribe na rin kung bago ka pa lang sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga sports balita. So pagkakataon nga ng Barangay Hinebra mga bro na makabawi matapos ang mapait nilang pagkatalo sa game 2. Paunahan ngang makaabante sa series ang dalawang ito. So opening quarter mga bro, mainit nga agad ang naging opensa ng Barangay Hinebra starting 10-0 run. Mabuti na lang at pinutol ng isang end-one play ni Nick Rakosevic. Sa 3 minutes mark mga bro, naitabla na nga ng Magnolia Hotshots sa 12 points ang score dahil sa 3 ni Calvin Abueva. Pero sinagot naman agad ni Scottie Thompson para mabawi ang lamang. Naging problema nga ng Magnolia Hotshots ang kanilang turnovers sa first quarter with 6 turnovers. End of first quarter 17-15 Barangay Hinebra. Second quarter mga bro, ramdam na nga ang intensity ng Barangay Hinebra dahil sa isang slam dunk ni Japit Aguilar at clean block naman ni Scottie Thompson sa kabila. Under a minute, double digit lead na nga para sa Barangay Hinebra. End of second quarter 49-34 Barangay Hinebra. Third quarter mga bro, wala pa rin poli para sa Magnolia Hotshots kaya sinamantala na ito ng Barangay Hinebra. Malaki-laki nga ang kailangang habulin ng Magnolia Hotshots mga bro. Yung inita ni Sistan at Rakosevic ay hindi pa rin tapos. Lumobo na nga itong lamang ng Barangay Hinebra. Malaking kawalan talaga ang contribution ni Poli sa laban na ito mga bro. Ni Rakosevic at Sistan tuloy pa rin ang banggaan at initan sa laban na ito. Mainit na rin ang kamay ni Justin Brownlee kaya lumobo na itong lead ng Barangay Hinebra. End of third quarter 74-61. Fourth and final quarter mga bro, pumapalag pa nga itong Magnolia Hotshots pero dahil sa magandang performance ng Barangay Hinebra, nahirapan na nga silang makahabol. Sa kabilang banda naman mga bro, Raymond Aguilar Good News. Malaki nga ang naitulong nitong si Raymond Aguilar sa kanilang mga practice game. Isa nga ito sa mga player ng Barangay Hinebra mga bro na hindi bibitawan dahil malaking bagay nga ang kanyang laki upang mahasa itong Twin Towers ng Barangay Hinebra. Maraming ang may gusto na i-trade daw ito ng Barangay Hinebra dahil hindi naman daw ito nagagamit sa laban. Well, para sa akin mga bro, hindi nga nakikita sa stats ang naitulong ni Raymond Aguilar. Ginagamit pa rin ito ni Coach Timcon sa laban kapag foul trouble itong kanilang mga big man. Isa din sa mga palatandaan ng laban na sure way na itong Barangay Hinebra kapag pinasok na ito ni Coach Timcon sa dulo ng laban. Maraming ang fans ang nakakita sa halaga ng isang Raymond Aguilar sa Barangay Hinebra. Kayo mga bro, anong masasabi nyo tungkol dito?